are the purest gold. What could I have that could compare with you? Kung magpahayag ng kunti, no, paabaw po sa pinagmulan talaga kung bakit tayo nagkaroon ng gawain dito sa online. So ito yung pinaka unang nangyayari na meron po tayong tumating kami ni Pastor dito dahil po sa isang ginamit ng Diyos na isang foundation para po mamigay ng grocery. Naalala niyo po ba yon? Okay. So, nagbigay ng grocery and then sino mang nabigyan na yon, 10 family, ay i-Bible study po namin. Amen. So, naalala ko po kasi mag-usapan po namin yung pinaka-history po. Ang church ay hindi naman po bahay or building. Tama po ba? Tayo po yon. Yung binigyan ng mga grocery, yun po yung church. Mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoon. At salamat sa Diyos dahil ang mga yun nakikita po yung binigyan. At ito po yung pinaka-first nangyari. Yun po tayo nagkaroon ng pagtipon-tipon at pagbibigay ng mga grocery sa bahay po ng pamangkin ni Pastor Jimar, si Jimboy. Alam niyo po ba na hindi ko po ang kanyang isis? Si Sister Lo, yan po. Naalala niyo po yun. Amen. Diba? Doon po tayo unang nagbibigay. So, doon po unang nangyayari ang Bible study and after nag-ipat kay Sister Anita kasi po mas malawak po yung lugar nila. Ani, bakit po tayo nag-ipat dito? Dahil po nagkaroon po ng construction ang kanilang bahay. Amen. And then, sometimes, mapunta tayo kay Sister Josephine. Sometimes, mapunta tayo kay Sister Gina. And then, salamat sa Panginoon dahil dumating yung point na may nag-offer na rin, i-offer na rin ni Sister Tinin at saka ni Brother Alan ang kanilang tahanan at dito na po tayo ngayon at dito po. So, sa simula, hindi po namin maisip ng lubos dito sa ipagpupang bayan na si Lord ay gumamit ng mga tao para na hindi tayo makahiwa-hiwalay. At magkapag, ibig sabihin, magkaisa tayo. Amen? Amen. So, tanong pa ng Panginoon na sa ating Sunday service, hindi natin naisip yun noon. Amen po ba? Pero nangyari ngayon, actually, hindi po sila kasali sa grocery. Nung time na yun, and until now, hindi rin po sila nakatanggap ng grocery. Tama po ba? Pero, mas mahigit pa sa grocery, sila pala ang magbigay sa atin. Amen po ba? Ibinigay nila ang kanilang tahanan, sakripisyo po ito. Sa totoo lang, dahil naranasan po namin Pastor Jimar, isang sacrifice ang ibigay mo ng tahanan ng ganito. Diba? Kung wala tayong puso na ibigay natin sa Panginoon, hindi po natin kakayanin yun. Lalong-lalong na kapag ayaw natin ng samok. Tama ba? Samok. Samok tayo ba nga nakakasar? Hindi mong tahanan, magulo niya. Patulog ka na niya. May gagawin ka ba? Pero, ito po ay kulang sa kanila na ibigay. So, salamat sa Panginoon sa pamamagitan ni Brother Ire. Ginamit po siya dito na tagapanguna simula noon hanggang ngayon. At nakapagpuno na po tayo ng mga kamanggawa na matibay po na gagamitin ni Lord sa pagumbayan outreach. Palakpakan nga natin ang kuya niyo. Of course, yung CLC Kenneth Pasig, talaga namang patuloy rin nga kayo po ay inaalalayan. Hanggang nakita namin actually dahil unti-unti-unti, kaya nakapag-decide na po tayo ng church dito, dahil nakikita na po namin na nandoon na yung pundasyon sa inyo. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. So yun po yung history ng katuhan hanggang sa time na ito na po, this is the day that the Lord has made na nagsimula na po ang Sunday worship. Kung saan, hirap na hirap kayo mag-artila, haputin ang mga kabataan doon, kaya nakakatuwa din dahil blessings po ang mga kabataan. Ginamit sa Sister Giselle, si Sister Abby, at saka si Kim, Brother Kim, o sabi ni Brother Kim, at yes, lagi namin po, si Brother Anthony. Lahat po nandito, kaya salamat sa Panginoon, to God be the glory. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa inyong feeling, o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y maninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipaglaban ang pananampalataya ng magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Praise God, aleluya. No, kung ating mapapansin, yung salita, mga kapatid,
ni Apostol Paul na bakit sinabi niya na mamuhay kayo ng ayon sa nararapat. No, ito ay isang paalala o encouragement ng ating apostol na si Pablo. Siya po ang apostol na ibinigay ng Diyos para sa mga Gentiles, para sa atin tayo yung Gentiles. Kasi ang unang binigyan ng Diyos at pinagkatiwalaan ng salita niya ay ang mga Hudyo. Kaya yun po ang pinagmamalaki ng mga Hudyo, na sila ang unang ililigtas sapagkat sila niya ang unang pinagkatiwalaan. Pero nang dumating si Pablo, ang kaligtasan ay ibinigay para sa lahat, hindi lamang sa mga pinili, hindi lamang sa isang tao, kundi para sa lahat na tumanggap kay Kristo at magsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan. Yun po ang katotohanan, ang kaligtasan para sa lahat. Pero kung hindi mo tanggapin, hindi yan mapapasaya. Amen. Kaya malinaw po, yan ay katulad ng isang regalo. Ang regalo, kahit ibinigay sa iyo, kung hindi mo tanggapin, mananatili lang siyang regalo, pero hindi mapapasa iyo. Dahil hindi mo tinanggap. Ganun po. So ngayon, sabi dito, dapat mararapat, no? Yung salitang mamuhay ng mararapat, ay nararapat, ito po ang kaharap niya dito ay mga Kristiyano sa Pilipos. Ha? Mga Kristiyano na sa Pilipos. So bakit niya ito binanggit? Katulad din sa ating kapanahonan ngayon, marami ang nagsasabing Kristiyano ngunit namumuhay pa rin sa makasanlibutang gawain. So, naintindihan natin? Pag tinanong mo ang isang tao, ano religion mo? Christian o Kristiyano? Pero ang kanyang pamumuhay hindi naaayon sa kaluuban ni Kristo. Diba yan ang karamihan? Amen? Amen. Okay. So isang halimbawa na lang. Para may idea kayo, ano ba ang pamumuhay ng makasanlibutan? Okay. Kung tingnan natin sa Galatians chapter 5 verse 19, marami doon ang nakasulat. Highlights lang natin. Una doon yung pakikiapid. So ang pakikiapid ay hindi lamang tumutukoy sa mag-asawa. Pag sinabing nakikiapid, ay ang mister ko ay ng ibang bakod. Diba? May ganon. Ang pakikiapid, mga kapatid, once nga ipinagpalit mo ang Diyos sa mga bagay-bagay, tulad ng pira, tulad ng trabaho, mas pinahalagahan mo ang trabaho kaysa gawain sa Panginoon na isang bisis lang sa isang linggo, kinuha mo pa. Samantalang Lunes hanggang Sabado, ibinigay na ng Diyos sa iyo. Ang araw ng Linggo ay kinuha mo pa. Nakikiapid ka na. Mas minahal mo ang trabaho dahil mas malaki ang kita mo kaysa dito. Samantalang ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Amen. Amen? Praise God. Amen. Yun yung pakikiapid. Yun namang isang pakikiapid. Inistribute na ang ating saro at tinapay. Dancing song, and I know.
taas ang kamay sa wala pang tinapay at saro. Okay? So, makinig po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Dito po sa Unang Korinto chapter 11 verse 27, ito po ang